natin ang ating mga bonding tonight. Please welcome Darren Espanto, Edward Barber, AC Bonifacio, and V. Robby Domingo! Hello! Oh my God! Hello! Wow, grabe! Hey, what's up? O, paano daw nagsimula ang inyong friendship? O, ano yung mga earliest memories yung with each other? Kunwari lang, plastikan lang kayo dahil live stream naman. Professional tayo. Kunwari, kunwari. Ano, ano? Wala akong choice. Alam nyo, parang totoo naman yun. Oh, parang, yung totoo, yes. accurate yan. Si Kuya Robby talaga ang walang choice na maging friend sa ating lahat kasi siya talaga ang introduce sa atin sa showbiz industry. Totoo. Siya yung unang, parang si Kuya Robby yung isa sa mga unang mukhang nakita natin sa showbiz. Oo. Sa Chill Out ba or sa I Want ASAP, na-interview kayo one-on-one ni Robby din? Kailan dalawa? Parang every Sunday. No, ako din. Yun ang naalala ko sa ASAP Chill Out. Ikaw ang nag-ano sa akin. Nag-welcome. Honestly, no. I saw great potential when they were in their respective reality shows. Hmm. And ako, sobrang tutuwa lang ako. Kasi before, isa ako dun sa pumapalakpak backstage. Looking at their performances and their personalities habang nasa loob sila ng competition. And silent fan ako eh. Na wishing and hoping na after matapos ng programa, sana makatrabaho ko. And, you know, I'm blessed to be with these young, talented artists right now. Kuya Robs, I got to know him sa PBB. Si AC, parang sa I Want ASAP at sa ASAP lang. At si Darren, syempre, parang naging close kami sa ASAP San Francisco. ASAP, yun ang time na talagang naging friends kami ni Darren. Or it got closer than just frequent. So, yun nga, through work talaga siya. Same naman po. I mean, we all did get together through work. Si Kuya Robby po yung pinakauna na artista na na-meet ko po dito sa Pilipinas. Sa ASAP. Oo. ASAP agad? Ah, okay. Ayan nga! Ayan yung picture! Apo, so cute! Yeah, I guess yung first na talagang nakasama ko sa trabaho would be Kuya Robby Domingo, of course. And then, sumunod dun si AC Bonifacio. Where did we meet? Like Dance Kids, huh? He messaged me. One of the reasons kung bakit nagiging parang ano eh, whole itong grupong to is because of, tama ba yung screen ko? This guy over here. He's the glue. He's one of the glue ng barkadang ito. Kasi, wait, ako si Mickey Mouse, Kuya Robs. Mickey Mouse. Okay. Pareho naman kayo eh. So Edward is the heart of the of this group. Wow, paano mo nasabi? Bakit mo nasabi 'yon? Minsan hindi ko alam na teka lang. Parang dapat yung kuya, yung actual kuya, siya dapat eh. Mm-hmm. With all of the learnings, all of the teka lang, parang you have to be serious about this thing. He's always siya yun sa grupo. As in, si Edward, yun nga, katulad ng sinabi ni Kuya Robby, pag may sinabi ka kay Edward, talagang he really finds out, he really tries and helps and finds different situations and stuff like that to help you out. And talagang yung advice ni Edward, like, it's something that you would really consider and take to heart, you know? Like, kaya si Edward talaga yung kuya sa grupo. Tsaka, may ilang hangouts kami kasama si Kuya Robby na talagang mas naramdaman ko yung pagiging kuya ni Edward kaysa kay Kuya Robby. <Hey. laughs> Sabi ni Robby, ha, wait lang. Ay, taga. Hindi, joke lang. Pero totoo po, as like, even on my side, the few times that they're at Darren Tuloy, Edward and I have been able to work together. He's very helpful, especially when we hosted together. Na sobrang takot ko talaga. He gave me very good advice and I was able to pull through. So, yeah, kuya talaga si Kuya. Kaya Kuya Edward kasi still, Edward. Wow. You know, if there's a workshop when it comes to listening, you have to attend Edward's workshop. Actually, yeah. Oh, when it comes to gumawa ka actually ng podcast, bagay din sa iyo. Podcast. Oo, ang gagawin lang natin sa workshop, makikinig lang tayo. Makinig, mabuti. Paano mo ito mabuti? Oo, pwede. Ano yung alam yung pet peeve ng isa't isa? Si AC, ang galing mapikon. Ang, sa ano? Talagang so, kahit ano pet peeve niya.
really? Hindi na kakalawa si Robby! Ay! Alam niya oh. Wait lang. Kasi, kami po ni Kyle. Tinatry niyang hindi maaasar. We have been friends for so long. At I'm the only girl. So, nakikitim sila. And then they fight with me. Tapos, umuiyak talaga ako. Hello? Wait lang, pinapamahan yung masama okay. Kami minsan. Wait lang ha. Wait lang. Oo. Wala tayong naiintindihan, diba? Si AC, minsan nakiki-team up yan kay Kyle. Tapos, ako, wala naman akong ginagawa. Gusto lang nilang pag-usapan. May pinapoint out sila minsan sa akin na pagkakamali ko sa buhay. Tapos hindi, wait lang, hindi pa ako tapos. Tapos si AC naman tsaka ako, minsan, haawain si Kyle. Kaya it's a rotation talaga. Direk, sanay na po kayo sa amin ni AC sa Kafamilya online live. Nakita niyo na po kung paano kami. Oh, really? Direk, you're watching? Wow. Yeah. Maraming salamat po for, ano, for accepting who we are. Pero ito yung tanong ko, never nag... Ganyan kayo mag-asaran pero dumating ba kayo sa point na talaga hindi nagpansinan kasi over na sa pagkapikon? Parang ganun. Nandun. Si AC! Wow, talaga? Gusto mo? Ayaw pa din niya. Deny pa din siya. Okay. You know what to do? Okay, no. There was a time na hindi ko... Nakakainin. Sige, mag-explain okay, ka dyan. Hi. Ano? Ah, tapos. No, may time po talaga na hindi ko siya pinansin because of certain reasons. Valid naman yung mga reasons ko. Yeah, valid naman yung mga reasons ko. Ano? Paano na pat? Paano ano? Nagkaayos. Kailangan ko eh. Binigyan ko siya ng ano? Magkasama. Binigyan ko siya ng 50k. Hindi, joke lang. Parang na-force po ako na maging oh my god. Wait, 50k? Uy, awayin natin si Darren. Alam, joke lang. Grabe tong Darren na to. Tumangkad ka na naman. Grabe no, Brinibe yung friendship, no? Like, Brinibe. I get why AC, I really get why AC got mad. And as one of her closest friends, ini-expect niyang isa siya sa mga unang makakaalam ng mga or mapupuntahan ko pagkagaling ko sa Canada, 'di ba? Sinabi ko na rin. Pero hindi. Kasi sinabi gusto ko yung first. Oo nga no, AC. Yung first diba, Edward, wait lang. No, hindi naman. Explain ko rin, ha? Wait lang, i-explain ko. Cuz there go. Properly. So, he's saying na in-expect ko na pupunta siya dito or pupunta siya kay Edward. Pero, the reason why nakakainis yung group siya. Robby, nag-aaral ka ba ngayon? May exam ka ba? Sino yung nagtanong, guys? Bakit ganyan? Yung tayo na lang nakakaayos ng mga grabe kayo. Gulong-gulo na ako sa live stream na to. Oo. So, ano yung alam mo na pet peeve ni Edward? Ayaw niya ng nag-aaway. Ay, parang kanina. Ayaw niya ng nag-aaway talaga. Na, so, yung rapping niya ng away ko ako ni Edward. Ha? Ay! Hala! At kailan pa? Grabe! Ang bilis ha! Patay mo ba ako? Ba't ako? Oo. Nauwi mo ako! Pag-alita mo. Pag-alita mo yan sa Sunday. Edward, di ba kanina? Sa Tuesday nga, kuya. Bakit parang may instance ba na parang may nag-away tapos na-feel mo na awkward si Edward? Dalawang beses, Ate Alora. Dalawang beses. Yes. Oo. Yun lang yung pinaka-ayaw niya mangyari na I think to mess up with his feelings. Ayaw niya yung mga pranks para sa kanya. When it comes to relationships siguro. Kasi we had one na nag-away kami ni Donnie for I want and then another one ni Tita Ai. Yeah. Tita Ai, grabe siya. Oo. So, yun. Tapos, na bad trip siya sa
sa amin. Yeah. To the point na tumawag pa yung boss namin na si Miss Ina. Pinabalik niya ako sa Zoom room kasi nag-walk out ako sa room. For Kuya Robbie, hindi ko alam eh. I don't know. I hindi ko talaga alam yung kay Kuya Robbie. Siguro yung kay Darren, I can say something. Si Darren, pag may mga grammar mistakes sa mga kanta. Oh. Yan. Huh? Medyo ano siya doon. Medyo. Bilang senior siya. Kapag, like, when it comes to performing, like, I really want everything to be the way it's supposed to be. Alam mo yun, ayoko pong, ewan ko eh, siguro naku-OC din ako minsan. Pero yan, napansin yun ni Edward, lalo na sa ASAP, pag nagsasama kami. Kapag dating niya sa venue, pag alam mong nandyan si Robbie Domingo, wag mo siyang guguluhin. Kasi yung mind niya, nakaset na eh, and all that. Yes. So like, yeah, I guess yun lang sasabihin ko. Ano yung natutunan nyo sa isa't isa? Ano yung parang sobrang nabigay na lesson ni Robbie, ni AC, ni Darren, ni Edward, na hindi nyo talaga makakalimutan hanggang ngayon dala nyo? I'm privileged to see these young talents, you know, rise up to the challenge. And every time na nakita ko sila on the stage or in their elements, that passion that I had and I have, biglang na-ignite ulit eh. So, I'll grab this chance to thank Darren, AC, and Edward for reminding me why I love doing this one. Why I love being able to talk to people and hearing out stories. So, thank you. Pero siguro yung isa sa pinakamalaki na I experienced it with Darren and with AC. Pero yung advice galing kay Kuya Robs is to have fun. Alam niyo naman, seryoso akong tao. Sensitive at seryoso. Yun ang double S in my name. Wala naman S sa name ko. Pero basta, I always like yung deep, yung bigat. Yeah, wala lang. Ganyan lang ako. Pero pinaalala ni Kuya Rob sa akin na it's important to have fun. Kahit parang you can laugh at yourself kung nagkamali ka. Or yung mga, even when you're learning at hindi ka perpekto. You're gonna make mistakes, but you're allowed to have fun and laugh at the same time. Yes. Parang hindi ka naman dadating sa point kung saan perfect ka na, doon ka na lang pwede mag-enjoy. The whole journey na pwede ka mag-enjoy. Ikaw naman, Darren. Ang natutunan ko, sige, I'll start first with AC. Always reminded me to stop being too nice to certain people that, you know, I shouldn't, you know, be too. Kasi yun talaga ako, I'm really friendly. I don't like, tawag dito. I don't like confronting people. I don't like having any issues with anyone. And she knows na ganun nga yung personality ko. So when it comes to some certain things, she's like, no, dapat ipaglaban mo yung sarili mo. Sabihin mo yung gusto mong sabihin sa kanya. Mga ganun sinasabi ni AC. Edward has really taught me to have a closer connection with God. And that's something that I really admire with him. And that's something that I really am grateful for, to have a friend like Edward. Kasi there's always gonna be those days where we don't feel our best. And where we don't feel like we're being passionate enough or driven enough. So, ayun yung natutunan ko kay Edward talaga, to put your trust in God. Kay Kuya Robbie, puro kalokohan lang yung natutunan. Kala mo sarili. Grabe, Robbie. Kalokohan, grabe yun. Joke lang. Kuya Robbie taught me to enjoy every moment na binibigay sa amin sa industriyang ito. And, tawag dito, and always stay grounded. Kasi Kuya Robbie, syempre, I'm not even kidding, he has been in the industry the longest dito sa ating 30 lahat. Years. 30 years, yes, diba? Actually. He's shared with me that he's seen people come and go, and I am just so happy to have someone there na parang I can always go to for advice. And when I need help in certain things, he's always there for not just me but all of us. So maraming knowledge yan si Kuya Robbie, whether it's in serious things or also kalokohan lang. So yeah, actually minsan si Kuya Robbie nga eh, parang feeling mo nag-open up na, nagiging parang kuya mode na, he's really there for you. He'll check up on you, he'll make sure. Tapos biglang may joke, tapos hindi mo na alam kung seryoso siya o hindi. Nasa end ang punchline, oo. Oo, totoo. We all love Kuya Robs. The support that I've gotten from them three
Because coming into the industry as, you know, I was 12 years old, I was a kid na dancer lang po talaga. They have encouraged me and got me to be more confident in singing, hosting, especially Kuya Ravi and Kuya Edward. Ayan na naman. Ayan na naman. Ayan ang pet peeve ni Edward. Yung kuya. Basta si AC. Basta si AC. Okay. But yeah, they always help me with hosting my Tagalog. Lahat po, they've definitely built up my confidence and it's nice to have them by my side going through the industry.